Nilagyan ko silang sako kasi lagi silang kapag may dumadaan na tao doon sa labas, dito sa labas, sa loob ng bahay, eh nagugulat sila. Nagugulat yung hen na gumagawa ng nesting. Kaya tinakpan ko na lang ng sako para kapag may dadaan, hindi sila mabibigla. So ituloy lang natin to. Wait lang. Okay, tingnan natin, nesting nila. Isa. Tatlo. Ito na yung naputok nila. Tingnan ulit natin. Ito ulit. Tatlo ulit. Paubos na yung malunggay namin. Sang anong malunggay. So, kailangan na tayo maghanap ulit ng bago. Mas marami. Dito na magpuputol sila ng kanilang nesting materials sa kamalunggay. So, tingnan ulit natin to. Day 2. Thank you.
Hello guys, day 3 ng hugot making. So, isilipin natin kung ilan yung sanga ng malunggay na putol nila. So, bago ako pumasok sa ganyan. Ayun, yung lalaki. So, titin natin kung ilan yung nabalatan nilang sanga. Isa, tatlo, paubos na to. Ayan, paubos na ito na lang sa ito. Marami din na mahuhulog na testing materials. So, yung mga ganito, mga nahuhulog sa lapag sa mga food tray. Kailangan din natin kunin, tapos ilagay ulit sa pagkaba nila. Yung mga ito, ilalagay niya lang sa pagkaba nila para makuha pa rin nila, tapos malagay sa eskla. Tapos yung mga nahuhulog dito sa food tray, meron din, kunin nyo lang. Yan. Ito lahat ng mga nahulog sa cook tray. So, lagay ulit natin sa patukan nila para ilagay rin nila sa nest box nila doon. So, noong day 2, tatlo. Tapos yung day 3, pangatlo. Tapos maglalagay ulit tayo ng ilang sanga. Maglalagay ulit tayo. So, itong apat ilalagay natin. Si mga gusto din. Wait lang. Ayan, si mama, gusto mo din ba ito? Gusto din nila mag-nesting eh. Pero siyempre, sa kanila lang, dahil sila yung may trabaho na mag-nesting. Ayan. So it. So ito, paubos na. Itong side na lang. Diyan yan. Tapos, magdagdag tayo ng apat. Ayan, apat. Tapos, ito, yung mga nahuhulog sa poop tray. Tapos, yung mga nakasabit lang sa lapag ng cage. So, ito. Kukunin nila to, ilalagay nila doon. Tapos, after nitong araw, itong day 3 na to, sisilipin na natin yung nest box. Kung ano ang ginawa nilang style. Okay. Tapos, ito sila mga bigay lang natin yung mga ito. Ayan. Ito na lang sa kanila. So, yung laruan na yun sa kanila ko nilagay. Tapos, yun dito. Ayan. Silang dalawa. Yung laruan nila, nilalagay nila dito. Kaya, ayun nun. Nakababad sa tubig. Hindi ko alam kung ilang oras nakababad yan. Mukhang kagabi pa. Tapos nilagay nila rito. Ayan, mga laruan nila. Tapos yung laruan dito sa kabila. Ay, ayan. Sinira nila. Tinanggal nila sa pagkabilog. Tapos ito, minat-ngat ng minat-ngat. Ayan. So sila, hindi sila pwede maglaruan dahil makukut sila. Pero ayan, eto, alisin natin ito. Pero yun, stay lang natin yun dun. Dito sa kanila. Sa isa. Basta ito bro. Yung isa hindi ko makita. Yung dito din. Hindi ko makita yung isa rin. Mukhang nasa loob ng nest box nila. Ito, ihuhuli natin to. Dahil malaki to eh. Mas maraming oras to. Para balatan eh. Tapos ito, mukhang hindi ko na kailangan to ibigay. Itong apat. Ito, hindi na kailangan ibigay. Kasi yan liliit eh. Pero pwede yung balatan to eh. Pero sige, bigay natin to. Tapos ito, ipapanghuli natin. Kasi malaki, makapal, at paikot-ikot. May hirapan silang balatan. Okay, tingnan natin yung nest box. Tingnan nyo naman. Mag-video pa lang ako. Naubusan nila. Yung isa doon, hindi pa nila ginagalaw. So, bus na agad yung apat na nilagay ko.
So, yung apat doon, kunin natin. Okay, last na to. Last na maliliit. Tapos, try natin sila videoan. Ang bilis nila mag-akot. Ay, nako. Ang bilis. Pwede naman natin tignan yung nest box nila. Ayan. Medyo maayos-ayos na yung ano nila, lapag. So, ito medyo kulang pa. Kasi hindi pa umaabot dito sa bandang taas. So, ayan yung gawa nila. So, meron pa tayo nilagay na apat doon. Sara natin.